Kuya mga kapatid. Para mabalanse po natin ang issue, pagkatapos nating marinig ang panig ni Wilma Dacent, nandito ngayon, Tuesday, Vargas. Magandang hapon sa'yo. Thank you. Hi, Tuesday. Hello. Oh my gosh, excited ka na ba sumagot sa mga, ano, mga issues about you? More on scared. Scared. Okay, una ko muna ibabato. Ano yung kwento tungkol sa makeup artist? Ayan. Si Eman kasi is a friend from North Cotabato. Nakilala ko siya nung ako'y nasa kabilang istasyon. Tapos medyo ay naalaalagaan niya ako. So nakita ko na maasikaso siya. So when I got shows here sa TV5 and I informed Eman, sabi ko, Mari, kailangan ko nang tututok sa akin sa mga palabas na to kasi natuwa ako sa'yo. Pwede mo ba akong alagaan? Sabi niya, sige Mari, kasi nag-open up. Kaya sabi niya, ganito lang ang kinikita ko. Tapos hindi naman sa kailangan ko. Gusto ko lang makompensate ng maayos. Diretso niyang sinabi sa'yo na hindi siya tumatanggap kay Wilma. Opo, ang sabi po niya, he is considered a sponsor. So, wala siyang bayan. Production daw eh. Pero wala daw. Siya ng tip. Opo. Tapos nagsabi siya ng amount. Minsan ganito, minsan ganyan. So, when I was talking to Ms. Rufa and I relayed the information to her, it was to me like telling a friend na merong ganitong nangyari. Na wala akong mali siya na nakasama doon sa pag-relay ng information. And ang pagkakamali ko, ang impression sa ibang tao ay parang ang dating eh, may dinidiin ako ng kapatid natin na hindi ko naman intention na sinasabihan ko na ganito siyang klase, tinatrato niyang ganito yung... So, para naman sa partisipasyon ng ating mga kasama sa panulat, kasama natin ngayon, Eddie Middlefield! Eddie! Of course naman, alam natin na nagkausap kayo ni Wilma Dacent. Ngayon, parang nagpa-plastican lang daw kayo tuwing nagkikita kayo sa V05. Hindi po. Kasi ano nga, even right after that episode when we talked, na nag-textan pa kami, nag-exchange pa kami ng messages na sabi niya, she's really happy na air, na hindi mabigat yung loob niya tuwing papasok siya ng work, knowing na meron kaming mga bagay na hindi naliliwanagan. Inagahan ko po talaga yung, tapos binakuran ko talaga yung dressing room niya. Sinabi ko sa mga stylist, mga ate, okay lang po ba, labas po muna kayo kasi mag-uusap po muna kami. Maganda yun. Maaga. You made the first move. Oh, kasi I don't want to wait for something to happen. I make things happen. Because Wilma and I are really okay. As in, baklaan lang kami pag nasa dressing room. Okay. Okay. Thank you. Francis Simeon. Hi, Tuesday. Hello. Totoo ba raw na nananapaw ka na sa PO5? At totoo ba raw na feeling big star ka na talaga? I always say na empleyado ako, Tita Christy. Ako ay swelduhang tauhan dito. Kaparis ng kahit sino na kasama natin. So, siguro nasasabi nila na parang ang ingay mo at nananapaw ka. Kasi ganun talaga ako. Will you tone this down kung nagko-complain ang mga co-host mo? Ito kasi, since my background is, I came from Diliman and theater is my background. The first thing you learn in theater is to listen to your co-stars, to listen to the people you are on the stage with. So, I feel that I am fairly sensitive when somebody is talking that I will not talk. And when somebody is having their moment, that I will not outshine that moment. So, siguro lang, masyado lang talagang malakas ang volume ng boses ko. So, sa tingin mo, unconsciously mo ito nagagawa? Hindi sadya. Nanapaw ka na pala, hindi mo alam. Opo. Sige, punta na. Okay. Joe Cesar! Hi, Tuesday. Hello po. Kailangan ba mag-sorry si Wilma Dacent sa'yo para magkaayos kayo? Hindi po, kasi... Naniniwala po ako na an apology is ruined kung may explanation pa nakasama sa dulo. So when you say sorry to somebody, you leave it at that. Okay, Tita Nene Rieko. Nagkaroon ka na daw ng attitude, no? And then, hindi lang daw si Wilma ang nakakapunan nito. Talaga bang ano na tayo, feeling star through and through? Major. Wala pa po akong karapatan para sabihin sa sarili ko na, hey, I have arrived, respect me. Wala po akong kahit isang katiting na hibla ng pagkatao ko para gawin yun. So kung if my bravado, like I said in Twitter, appears as arrogance, siguro masyado lang po talaga akong passionate sa trabaho ko na I feel that you're only as good as your last performance. So I make it a point na tuwing lalabas ako sa camera, eto na to, bongga, energy, game, fight! Ganun. Kasi ang daming tao na natutuwa kapag ka, grabe ka, parang hindi ka napapagod, hindi ka na nga natulog, paus ka, paras ganyan ka. Kasi it you gives inspiration. Professional. Hindi naman lahat ng lumalabas na kwento ay totoo. Kailangan lang siguro natin na ipakita sa kanila yung katotohanan. So ngayon,
naging parehas ang laban. Yes. Dahil nakilala nila ano naman, Tuesday. Good news naman itanong natin. How's your married life? Yung anak mo? Mm-hmm. Kumusta naman after you got married last summer? Kasunod na ba? Ay, gusto ko na. Gusto ko lang po actually. Pero married life has been so, so awesome for me. I've been married for 2 months. Tapos parang basically nothing changed. Kami pa rin yung baliw na mag... Pero tanggapin mo katotohanan, pambalansi na mong buhay mo, asawa mo. So, anong mensahe mo sa iyong husband? Ano mangyari, nandyan lang? Oo nga, I thank him for always being my stronghold na nararamdaman ko na kahit anong dumating sa buhay ko na may uuwian ako na something na I can rely on na nasa labas ng trabaho ko na mariremind ako kung sino si Maricel, kung sino yung lumaki sa Santa Cruz na nag-aral sa isang paaralan na hindi kilala. Tapos kilala niya ako sa mata ko na hindi ko kailangang ipaliwanag ang kahit anong bagay. Naiyak ako kasi he's that person to me. He's my confidant, my best friend. He's the one I tell my secrets to, my problems to. And Koy has never shown any remorse pagdating sa mga intriga. Lagi siyang, okay lang yan. Di ba nakakatawa ka? Pagtawa na muna lang. Hindi siya nakakatuwa. Nag-uusap sila ni Koy sa isang pagkakataon na nagpapalitan sila ng opinion. Binabalansin lang ang sitwasyon. Sasabihin niya, baka naman ako namali. Oo nga, sige, upuan natin to. Di ba ganun kayo? Oo, nagmi-meeting kami. Masarap na may ganun. May family meeting. Di ba? Pambalansin ang buhay. Basta Tuesday, ang mga komedyante, ang mga payaso, lumuluha din. Oo nga. Pero nabibigyan ng katarungan. Salamat, diba? Po. Thank you for giving me. Message kay Koy, just in case he's watching now. Last message. Final message. Thank you for being the mom and the dad when I'm not around, and thank you for always taking Kaya's picture when he has school plays kasi medyo bumibida yung anak sa play kasi hindi ko napapanood dahil sa work. Tapos he's always there. He's, even if he's not Kaya's biological dad, he's always there. And totoo. I thank you for doing the things that you are doing now kahit na lampas pa sa responsibilidad mo. And thank you for being my personal pep squad. Thank you. At kahit pa, pag umaga, hindi mo siya napapansin minsan dahil sa katutweet mo. Katutweet. So, ibabalik mo na yung Twitter mo? After 30 days. Medyo great muna. Maraming salamat sa iyo, Tuesday. Thank you also. Thank you. Maraming salamat sa ating mga kasama sa panulat. Thank you. At panahon na ng pasasalamat. Maraming salamat po kay Paul Cabral. Thank you, Tito Paul, sa kulay orange na ito na paborito ko. Maya Jones at saka si Woody ni Bambi Fuentes. Tita Ellen Leasing of Ellen Skincare. RC Hernandez of Twin Princess Gems Teatro Mall Green Hills. 52 West Cars, David Surgery Center. Dr. Reynaldo David, maraming salamat. At happy birthday kay Jello Fermin, ang aking pamangkin. Daddy? Okay, thank you, Bello Medical Group, Tecno Marine, Watching Old Shangri, Lala Carmela de Baracay, Boys, so Posh Tales, James Cooper, Colorete, Timog Arcade, Coquette Accessories, Galleria, and happy birthday to my daughter, Bianchi. Hello to Shine Casino, Francis Pasco, Nelson Bulanguita, and Omar Lambuntog of Generation Smart Cagayan de Oro. Thank you. Okay, may pahabol ako. Happy anniversary to Arwen and Lisa Herrera of Bulacan, Babang Bereña of Hotel Rembrandt for making us asikaso. Thank you. And happy birthday to Genevieve Opeña. Elvi Torres and Mama Bing Perez. Maraming yes, salamat. Happy birthday, Jade Gumban from Pond. Paparazzi would also like to thank Mang Inasal, Zagu, Baby Stuffed Breads, Gutamax, Mandawi Furniture, Uno, Pizzeria, Handcraft Furniture Shop. Maraming salamat din kay Vicky Bello, 819 Bello, Indigo Salon, and of course, Gold's Gym, Glorieta. So. Okay. Salamat ulit, Tuesday. Thank you, Tuesday, sir. Maraming salamat. Thank you. Yes, of course. Alright, course. Usapang demanda. Yes, Christy Furman versus Hi. Chocolate. Hi. Yan ang ating pag-uusapan. Plus, may nabigay ba raw ng picture of Rian and I. Kasi yung ginagawa ng 10,000. Nakakasuro ka ba? Nakakasuro ni Rian and Kimo? Sinasabi ko wala. Papanindigan mo yan na nakanood. Yes! Are you a woman of your word? Of course. 10,000 if you give me a really clear picture at bagong litrato. Ayoko from last year. Okay, malalaman natin. Basta bago. Okay. Okay, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Paparazzi! Next shot, ang tumitinding awayan sa pagitan ni Christy Fermin at ng pamilya.